Wala raw kapare sa sarap ang sisig. Hep hep, not anymore. Dahil ang sizzling sisig level up na at literal na ipinaris sa iba. Fried chicken, lomi at pancit. Alin dito ang the best kapares ng walang kupas na sisig? Okay, eto, meron tayong virtual sisig ruleta. Kung saan putahe tumapat ang ruleta, yon ang ipapares natin sa sisig. Game G! Okay, yan, tumapat ang ruleta natin sa chicken. Fried chicken with sisig or sisig with fried chicken. Ano kaya itsura nito? Ang mukhang ordinaryong fried chicken na ito, kung hihiwain at bubusisiin ang loob, bubungad ang palamang pasabog. Hindi ito relleno, mga mamshi. Ito ang chicken stuffed sisig ng You Got Hungry! Nag-start yun sa kapatid ko. Tapos nagkaroon sila ng small gathering. Tapos yun, naisip niya na magkaroon ng isang product na chicken with sisig nga daw po, which is chicken na may sisig sa loob. Agad na sinubukan ni Jefferson ang fried chicken stuffed with sisig at ang hatol ng sambayanan. Approved! Curious na ba kayo kung paano ito ginagawa? Ang mga ingredients na kailangan natin ay butter, onion, green chili, pork, mayonnaise, special sauce, chicharon, atay ng baboy. Tapos sa chicken natin, powdered mixture, and then mismong whole chicken. Sisimulan na natin ang pagluluto. Unang gagamitin natin ay butter, sibuyas, next ay sealing green. Halu-haluin natin. Next ay pisngi ng baboy. Ito ang isa sa mga pinaka malinamnam na part ng baboy. Next natin ay mayonnaise. And then last, special sauce. Halu-haluin lang natin hanggang matunaw yung mayonnaise. Ngayon, tapos na natin lutuin ang ating sisig. Isunod natin ihanda ang ating manok para prituhin. Kumuha tayo ng powdered mixture. Ikalat natin sa buong balat ng manok para maging crispy yung ating manok. Make sure lahat malalagyan. Ngayon, ilagay na natin siya dito sa ating mainit na mantika. Kailangan paliguan natin ng mantika ang ating manok para matulungan maluto at lumutong yung mismong balat. Kailangan itong lutuin ng isang oras in medium fire at baliktarin every 5 to 10 minutes para hindi masunog. Kapag luto na, hanguin na ito at ipalaman na ang sisig. Isiksik ang sisig hanggang sa nag-uumabaw na ito. For the finale, ilagay na ang toppings na ginadgad na atay ng baboy at chicharon. At ito na po ang ating chicken stuffed sisig. Ang kanilang fried chicken sisig, perfect for all ages. Para kina mami at daddy ang sisig habang ang fried chicken, siguradong panalo sa mga bagets. Sa halagang 399 pesos, garantisadong happy tummy ang buong family. Yummy. Laking pasasalamat ni Jefferson na pumatok ang kanyang maliit na kainan na nagsimula lang na mawalan siya ng trabaho buhat ng pandemya. Pandemic kasi, labanan ng isip tsaka ng pagtsatsaga sa pagbebenta. Nagkakatalo talaga dun sa mismong lasa ng sisig. Bukod sa tindi ng kompetisyon, hindi niya inasahang magiging problema rin ang kanilang pwesto. Ang pinaka-struggle sa akin, yung pagtuwing nagbabaha dito sa amin. Kasi kung ano yung naipundar mo pag bumaha, lalo na itong Ulysses, total washout kami dito. Pero never say die, ika nga, at agad niyang ibinangon ang negosyo at nagpatuloy muli. Ang nagsimula sa 500 pisong puhunan noong 2020, ngayon ay kumikita na ng 10,000 to 20,000 pesos buwan-buwan. Mas malaki pa raw ito kaysa sa sweldo ni Jefferson noon sa kanyang regular na trabaho. Ang pina-advise ko sa mga gustong mag-start ng business is mag-isip sila ng kakaiba. Wala kang kaparehas. Sabihin natin same product pero may twist na maipapakita sa market. Okay, let's do this! Next round! Tingnan natin kung saan tatapat. Tumapat siya sa lomi! Lomi with sisig, isang may sabaw at isang sizzling. Aba, pwede ba yun? Tingnan nga natin ang kombinasyon. Dati namang welder at mechanical foreman sa Kuwait si Christopher.
pero inabutan siya ng lockdown sa Pilipinas noong 2020 kaya nahinto sa trabaho. Nang matigil siya sa bahay, dito niya naisip na magnegosyo para patuloy na masuportahan ang kanyang pamilya. Doon po sa amin kasi sa Batangas, pangkaraniwan na po ang lomi. Isa po sa paborito ko yung sisig. Kaya naisip ko na bakit hindi ko ilagay ito sa lomi na isa rin paborito ko. At subukan kong ibenta sa mga tao. Presenting Kabatang's Lomi Sisig. Ano nga ba ang sikreto sa likod ng tulo lawi authentic loming Batangas na nilagyan pa ng sisig? Ito ang mga ingredients na kakailangan natin. Bawang, sibuyas, toyo, cornstarch, paminta, itlog, patis, itlog na nilaga, fresh noodles, chicken stocks, at tapa. Sa sisig naman, gagamitin natin ay ang litsong kawali, oyster, mayonnaise, red chili, green chili, at asin. Hintayin po natin kung uminit ng bahagya, saka po natin ilalagay ang ating bawang. Pwede na rin po natin isunod ang ating sibuyas. At pag medyo nagiging golden brown na po siya, pwede na po natin siyang lagyan ng fresh noodles. Igisa lamang po natin siya ng 1-2 minuto, saka po natin lalagyan ng toyo. Hintayin po natin medyo mamula-mula ang ating noodles. Saka po natin siya lalagyan ng chicken stocks. Kapag kumukulo na, pwede na natin ilagay ang ating cornstarch. Gawin lang natin itong hinahalo dahil magbubuo-buo ito kapag hindi mo hinalo. Pwede na po natin ilagay ang ating itlog. At ngayon ay luto na po ang ating lomi. Ngayon gagawin naman po natin ang kanyang toppings, ang ating sisig. At ngayon, pwede na natin siyang ilagay sa ating lomi. Pwede na natin ilagay ang ating tapa. At kasunod niyan, ang ating itlog na nilaga. Mula sa lomi sisig, mukhang swerte ang hatid ng mahahabang pagkain kay Christopher. Dahil bumenta rin ang kanyang version ng pancit sisig. Sa akin pong pancit sisig, ang pinakakaiba po dyan ay yung sarili po namin ginagawa yung toppings na tapa. Yung tapa na ipinagmamalaki rin po ng Batangas, ang tapa ng taal. Inutang ni Christopher mula sa kanyang bayaw ang puhunan niyang 1,000 noong 2021. Pero ngayon, di lang niya nabayaran ang kanyang utang. Kumikita pa siya ng... Sa every month po, 30 to 40,000. Ganyan po ang takbo ng ano. Sa araw-araw po yun, walang palyang tinda. Nagsisimula silang magtinda mula alas 2 ng hapon. At hindi para umaabot ng gabi, ay sold out na agad ito. Simula nung nagsimula kami, hanggang sa ngayon po, ay di, dun po sila pumoprocess ng order, magme-message po sa page. Tapos lulutuin ko at i-deliver ko po sa pamamagitan ng tricycle. Kahit may additional order request ang customers, kung minsan, hindi na nila ito na pagbibigyan dahil kailangan nilang mag-alaga ng kanilang maliliit na anak. Pero kung papala rin daw... Gusto ko pong magkaroon ng, yun nga, yung isang maliit na pwesto. Payo ni Christopher sa mga nagbabalak magsimula ng negosyo. Huwag kayong matakot na subukan. Huwag kayong matakot na simulan ang gusto ninyong gawin. Kung ano yung passion ninyo, yun ang inyong gawin. Ang sisig, hindi na lang standalone dish. Sino mag-aakalang babagay din pala kapag ipinare sa ibang putahe? Di yan nalalayo kina Jefferson at Christopher na hindi inaasahang magtatagumpay sa negosyo. Pero kumikita na ngayon ng libo-libo. Talaga namang nakakakilig ang mga biyayang hatid ng ating paboritong sisig.